check, yo, yo, check. Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. You are now again listening to nothing but the best of all days. You're listening to Fox 101.1. Fox 101.1, mga kaibigan, is the number one music station sa buong Pilipinas. At nakabase tayo sa Dumaguete City, Negros Oriental, mga kaibigan. At abot po kayo, mga kaibigan, ang aming programa sa Fox 101.1 kahit saan man kayong dako sa Pilipinas, mga kaibigan. Kahit nasa Luzon man kayo, sa kasulok-sulukan ng Mindanao, or nasa Visayas kayo, mga kaibigan, ay maliwanag niyo po kami mapapakinggan dito sa Fox 101.1. At ang ating oras, mga kaibigan, ay ganap ng alas 8 ng umaga. At ako po ang inyong lingkod, DJ Jopax. At samahan niyo ako, mga kaibigan, hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, maya-maya lamang, mga kaibigan, please just stay tuned, mga kaibigan, kasi mag-shoutout tayo, guys, sa ating mga previous video comment, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung mga nanonood sa atin at nag-comment sa ating previous video, mga kaibigan, ang title noon ay Pinagtagpo pero hindi tinadhana, mga kaibigan. Napakarami natin mga legit na listeners, mga viewers doon, mga kaibigan, na nakikinig at nag-comment sa ating video na yun, mga kaibigan. At atin silang bigyang pansin at isa shoutout dito sa ating Fox 101.1. At eto na nga, mga kaibigan, umpisahan na natin ang ating pasi-shoutout dito. At sabi ni Phil Am Live in Tennessee, nako, if there's a will, there's a way. Ganun lang talaga yon. Ha ha ha. Okay, at sabi naman ni Mama Jing, para talaga ako nakikinig sa FM Radio Station Idol. Keep it up. Salamat sa iyo, Mama Jing. And eto naman sabi ni The Professional Housemaid, galing talaga, sir. May radio station na. Ako kaya, basahin mo kaya love story ko. Ha ha ha. At ito naman ang sabi ni Mr. Hello Vlog TV, ang ating idol dyan sa Fujairah, mga kaibigan. Galing talaga ni DJ Jopax, my full support. Your radio station, Fox 101.1, watching till end. Salamat, salamat, idol Hello Vlog TV. At ito naman ang sabi ni Miss Sam Ira, wow, ganda ng content natin bro ngayon. Bagay sa'yo maging DJ. Good job. Salamat, Ma'am Ira, sa comment. At ito naman sabi ni Venus Lopez, dear DJ Jopax, congratulations sa sarili mong FM station, Fox 101.1. Pwede po bang mag-request? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Pambira, ma'am, pag ipadugtog natin to, Ma'am Venus, yung kanta na yon, baka makapirate tayo, mga kaibigan, kaya... wala, ma-hit tayo ng copyright sa YouTube, mga kaibigan. Ito naman ang sabi ni Miss Jocelyn Renoya, hanggat sa nakilala ko ang lalaki na muling nagpapatibok ng aking puso na si Joel Inoferio. At nasabi naman dito ni Thank You Channel, sa pagsasara ng ABS-CBN, nawala ang maalala mo kaya. Pero di kami nawalan dahil may bago na kaming tambayan. Dito na kami kay Jopax Vlog. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you, channel. At ito naman ang sabi ni Ma'am Medlife. Medlife, I'm sorry. Agoy, pagkasakit, ikakasal naman DJ Jopax. Pinagtagpo pero di tinadhana. Pero teka, parang kilala ko yung Sander na yan. Ito naman ang sabi ng aking classmate, mga kaibigan, na ngayon. Isang boss na ngayon, mga kaibigan, sa Negros Oriental, Dumaguete City. Si Idol Sunny Baloy, mga kaibigan. Ito naman sabi niya, Idol, nako, sa una ng akong classmate nga Robin. Maraming maraming salamat po, Sunny Baloy. Ito po yung big businessman, mga kaibigan, dyan sa Atubigsak, Santa Catalina, Negros Oriental, mga kaibigan. Businessman na po to doon. Dati kong kaklase, mga kaibigan. At ito naman ang sabi ni Miss Ronaline Pasag, galing naman, pa-shout out po sa next video, Idol. At ito naman ang sabi ni Ma'am Emma Panty Queen, ha ha ha, relate match, pinagtagpo, pero di pinadhana. Ito ang sabi ni Mr. Sabangan TV, Aiza, ganda na story. Salamat, boss Sabangan TV, kumusta ka dyan? At ito naman ang sabi ni Jojo Schupert, mga kaibigan, nice story, sender.
Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Keep it up, dong. Ito ang sabi ni Ma'am Hanify Flies. Ayos to, idol. Ganda ng storya. Sana all. Sana all nga naman, mga kaibigan. At ito ang sabi ni Miss My Vlogs from Hong Kong. Hala, oy. Ang sakit naman. Nito, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ganyan yung ex ko. Walang hiya. Salamat sa iyo, Ma'am My Vlogs. My Vlogs from Hong Kong. At ito ang last nating comment, mga kaibigan, from Miss Stress Free Life. Nice story po. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, mga listeners natin at ating mga legit na kaibigan sa iba't ibang dako ng mundo, mga kaibigan, na nag-comment at nanood sa ating previous video na pinagtagpo ngunit hindi tinadhana, mga kaibigan. At sana mga kaibigan, itong video na to ay manood din kayo, mga kaibigan. At please, just comment, mga kaibigan, sa baba para naman mabasa natin sa susunod. Ma-shoutout ko kayo, mga kaibigan, sa susunod nating video, mga kaibigan. Dito lamang yan sa Facts 101.1. Ang tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan, sa ating programang Dear DJ Jofax. Ang programang ito, mga kaibigan, ay hango sa kwento. Totoong bukwentong pag-ibig, mga kaibigan, ng ating mga listeners, ng ating mga viewers, mga kaibigan, sa iba't ibang dako ng mundo. At sa mga gustong mag-share, mga kaibigan, ng kanilang kwentong pag-ibig, ay maaaring isulat nyo yan at ipadala lamang dito sa ating Gmail account, mga kaibigan, jofax357@gmail.com. At makakaasa po kayo, mga kaibigan, na mabasahin natin yan. At dito lamang sa Facts 101.1. And now, it's time for DJ Jofax Story of Love. Kinalimutan kahit nahihirapan. Dear DJ Jofax, itago niyo lang ako sa pangalang Mary, na taga Mandaue City, Cebu. At ito ang aking story of love. After kong gumraduate ng high school, ay nag-decide na akong maghanap ng work dahil na rin sa hirap ng buhay. Siyempre, gusto ko rin tumulong sa mga magulang ko at ipinangako ko sa kanila na tulungan ko sila sa mga gastusin at pagpapaaral ng aking mga kapatid. Binalad akong makapasok sa isang malaking restaurant sa Metro Cebu. In charge ako sa mga catering services tuwing may party or mga wedding na nagaganap. Partner ko palagi sa field ang dalawa kong service crew at isa kong boss na nung umpisa ay tahimik lang at medyo mahiyain. Boss Mark ang tawag namin sa kanya. Isang araw, habang ako'y busy sa paglilista ng mga kakailanganin namin sa field, ay napansin ko si Boss Mark na panay ang tingin sa akin. Wow! Talaga itong mga boss eh. Siyempre, hindi ko naman binigyan pansin yon kasi boss ko siya. Siyempre naman, boss. Kinaumagahan, noong papunta na kami ng party for catering, ay naggulat ako na tumabi sa akin si boss sa loob ng sasakyan. Wow! Samantalang dati-rati naman, ay sa tabi ng driver lang siya umuupo. Para akong natulala at nanlamig na hindi ko maintindihan. Ang bango niya
at bumulong siya sa akin na, "Mary, ang ganda mo ngayon." Wow! Para akong natutunaw na ewan, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nakalipas ang ilang mga araw, ay unti-unti na akong nahuhulog kay Boss Mark. Oh, man. Dahil na rin sa kagwapuhan niya at madiskarte pagdating sa trabaho. Sana all. Bira. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lalaki na mestizo na at maputi pa? Wow! Panay pa ang pa-cute sa kanya. Panay pa ang pa-cute niya sa akin. Kaya na-feel ko talaga sa sarili ko na mahal ko na talaga siya at nahuhulog na talaga ako unti-unti sa kanya. Pamira. Ay, boss nga naman, nakakahulog. Isang umaga, habang papasok na ako sa trabaho, sa di inaasahan ay nakasabay ko ang friend kong babae na ka-work ko din. Pero sa office naman siya naka-assign. Kaya hindi kami masyado nga nagkikita. Okay. Nagkwentuhan kami habang nakasakay sa taxi. At nagkwento siya sa akin tungkol sa asawa daw niya. Mukha daw nagbago na ang asawa niya sa kanya. Dati man naman daw malambing, pero bakit ngayon nagbago na daw sa kanya. At sabi pa niya, nag-away daw sila kagabi ng mister niya, kaya hindi daw makapasok ngayon ang mister niya. Wow! Tinanong ko siya kung saan pumapasok ang mister niya. Nagulat na lang ako sa sinabi niya na si Mark na boss mo, siya ang asawa ko. Pambihira. Sakit nito ah. Para akong natinik na hindi makapagsalita noong time na yon, DJ Jovax. Buong akala ko naman ay binata pa si boss. May asawa na pala. Magmula noon, nalaman ko na may asawa na pala si Boss Mark. Ay nag-request ako sa manager ko na ilipat ako ng ibang branch. At pinayagan naman ako ng manager ko. Kung kailan kasi ako natutong magmahal, naudlot pa. Kaya mula noon, mahirap man, pero pilit ko siyang kinalimutan. At yan po ang kwentong pag-ibig ni Miss Mary, mga kaibigan, na ang boss niya na akala niya binata pa dahil siyempre panay pa-cute sa kanya mga kaibigan sa oras ng kanilang trabaho, pero yun pala ay may asawa na pala, kaibigan. Pero alam mo, ang mga boss kasi ganun naman siguro lang eh. Pero si Miss Mary lang siguro. Baka Miss Mary na misinterpret mo lang yung tingin ng pa-cute ng boss sa'yo. Baka naman mabait lang talaga siya sa'yo. Pero hindi naman yung pag-ibig ang dahilan kaya ganun ang pinakita niya sa'yo. Kasi syempre may asawa siya. Pero in the other hand, mga kaibigan, baka nga naman, nung umpisa ay nagpapakit pa si Boss Mark, pero baka pagdating sa dulo, bigla kang liligawan naman. Kaya, tama rin yung desisyon mo, Miss Mary, na lumipat ka ng branch at nagpalipat ka sa manager mo, para naman na, syempre, iwas na rin kasi may asawa yung tao, baka magkapalagayan kayo ng loob sa isa't isa. Kaya, dahil doon, pinupuri kita, Miss Mary. At hanggang doon, mga kaibigan, ang kwento ng ating kwentong pag-ibig dito sa Facts 101.1, mga kaibigan. At hanggang sa muli, ako po si DJ Jovax sa Facts 101.1 na magsasabing, ang tao sa mundo ay punong-puno ng pag-ibig. Dapat nating ingatan para hindi tayo makakasakit sa iba.
As usual, Joe Fast Vlog signing off. Peace!